Pirma na lang ni Pangulong Bongbong Marcos ang kailangan at maisa sa batas na ang panukalang Maharlika Investment Fund. Pangamba naman ang isang dating opisyal ng Bangko Sentral ng Pilipinas, baka mauwi ito sa taas buwis. Magbabalita si Camille Samonte. Ipapadala na sa palasyo ang Maharlika Investment Fund Bill ayon kay Senate President Juan Miguel Zubiri. Niratapikahan na ng Kongreso ang panukala matapos na i-adopt ng Kamara ang bersyon ng Senado sa ginawang bicameral conference committee nitong Miyerkules. Kaya pirma na lang ni Pangulong Bongbong Marcos ang kailangan at maisa sa batas na ito. I think that the safeguards that are in the bill are numerous and will ensure that the bill will at the Maharlika Fund will be very secure. Secure po ang pera ng taong bayan. Dahil marami pong safeguards. Binanggit po sa debate, meron po tayong mga internal external auditor, meron po tayong advisory council, meron tayong board of directors, meron po tayong oversight. Kasama sa Senate Minority Leader Coco Pimentel sa bicam nitong Miyerkules. Pero giit niya, tutol pa rin siya sa panukala kahit na hindi na siya nakaboto sa final reading nito sa Senado. I think the vote, the second and the third reading votes were taken around 2:30 this morning. So I was not here. So just a manifestation that of course I would have voted no all the way. Sa panayam sa One Balita Pilipinas tanghali, nanindigan din si Pimentel na delikado na magamit sa pananamantala ang Maharlika Investment Fund. Isa yun sa mga danger na pinoint out ko eh. Na kung ang isang malaking halaga ng pera na galing din sa gobyerno ay pwede nating i-invest sa loob, sa domestic economy, hindi ba gobyerno ay nakaka-influence kung yun yung binibigyan nila ng negosyo. So delikado din po ito. Dapat mabantayan din po yan. Anya pa, kahit kumita man ang Maharlika Fund, ay hindi raw ito agad mararamdaman ng publiko dahil uunahin munang bibigyan ng dibidendo o kita ang mga investor. Gaya ng Land Bank of the Philippines at Development Bank of the Philippines o DBP at iba pang private partner. Kaya hirit ni dating BSP Vice Governor Diwa Ginugundo, bakit hindi na lang diretsyong ipasok ang pondo sa domestic projects kaysa ilagay sa Maharlika Investment Fund? Pangamba niya pa, baka mauwi ito sa pagbataw ng gobyerno ng mas mataas na buwis. Dahil siya nabawasan ang ibang bibigay doon sa mga iba't ibang ahensya, sa iba't ibang infrastruktura dahil ilalagay ito sa Maharlika Investment Fund, the government will be forced to impose higher taxes or to borrow more or both maaaring kombinasyon ng mas mataas na tax, mas mataas na borrowing, in which case yan ang importante na maging dapat na i-resolve. Para sa 1PH, Camille Samonte, News 5. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.